Trusting the process means success. Kasi walang shortcut eh. What does it mean to trust the process? In this episode, let's listen to the story of 38-year-old actor and director John Prats in his 30 years in the entertainment industry. What was it like being a child star in Ang TV, teen idol in GMik, and dance floor dynamite to evolving into an in-demand concert and events director and one of the directors of Ang Probinsyano? What was John's journey like? This is Trust the Process, a Paano Ba To special series. Welcome to Paano Ba To, John Prats! Yay! Alam, pangarap ko lang to be. Nakikita ko sa IG mo to from Karen Davila. And hindi ko yung na-expect na magigest mo ako dito. Grabe ka, you're John Prats! May I say, na sa lahat ng naging guest ko dito sa series na Trust the Process, ikaw ang pinakamatagal sa kanyang industriya. Grabe yung 30 years! Grabe! 30 years. Sabi ko nga, parang for me, this is my biggest achievement. Kasi parang, di ba nga alam naman natin sa industriya natin, napakahirap tumagal. Para tumagal ka ng 30 years, sobrang blessing talaga siya. Yeah! And yan nga ang gusto nating pag-usapan. Grabe yung 30 years! So anyone who watched TV in the 90s and the 00s, kilala si John Prats. Isa ka talagang constant sa industriya. Like you said, not everyone lasts and kumbaga dream to last 30 years like you have. So a lot of people will think, John Prats had it easy, right? But you, looking back now, I know there were a lot, but what was the biggest challenge as an actor, as a performer na pinagdaanan mo na hindi namin kita as viewers? And paano mo yun nalampasan? Ako, nahaba ng flashback natin. 1992 when I joined Ang TV. Mm-hmm. Siyempre, bata ka pa, di ba? Hindi mo naman alam. Parang every Saturday, we tape Ang TV para ka lang naglalaro. Sa akin, hindi ko sineseryoso yung trabaho ko, no? Nilalaro ko lang. Until nagtingin ko, nagpa-audition na si Mr. M for a new boy group. Kasi parang pag-graduate na yung Kulits before, yung kay Mark Solis, Baron Geyser, and John Lloyd. Yes. So yun, nung nabuo na yun, yun na yung John, Carlo, and Stefano, yung JCS. Yes. Nagkaroon kami ng banda because nung time na yun, uso yung mga Hansons. Mm-hmm. So kami yung naging Pinoy version nun. So hindi ako marunong mag-drums but nag-aral ako para lang meron akong participation sa group and then nagkaroon kami ng album. Yun na yun nag-start yung GMik. Nung nag-start yung GMik, as in dun ko na naramdaman yung fame. Sabi ko nga ay ang swerte ko na naabutan ko nung artista ako nang walang cellphone, walang social media. Yeah. Because nung time na yun, parang feeling ko yung difference ngayon at noon, mas sabik yung fans. Pagka nakikita ka nila, like when we go to Cebu, grabe, as in talagang yung harapan ng hotel namin, punong-puno ng mga kabataan yun. Na kailangan namin lumabas sa back door. Because yes. Whenever we have a show, laging problema ng producer kung paano kami iaakit ng stage to perform at kung paano kami ilalabas. Every time na mag-show kami, meron kaming decoy. So idadaan yun sa likod ng stage na naaganon para isipin ng mga tao na kami yun. I never knew this. Yeah, na kami yun. Pero syempre may nakakapansin, hahabulin kami as in tumatakbo kami sa mga mall. And I'm glad I felt that. And sobrang siyang na-cherish. And alam namin nung time na yun, na hindi lumaki ulo namin, alam namin tatlo nung when we had our time, in-enjoy namin at binigay namin sa fans namin kung ano yung happiness na gusto nilang makuha from us. Sobrang na-enjoy namin yun until dumating na rin yung John and Heart era. Ibang level naman sa buhay ko kasi natapos ako sa banda at pagsasayaw. Pioneering love team, di ba? At that time, doon palang nagsisimula yun eh. Yeah, kasabay ng Tabing Ilog kasi yun yung matured yung Tabing Ilog, kami yung mas young version. After that era, yun na yung time na sobrang I felt na bumagsak yung career ko. Nung naghiwalay kami ni Heart, ang show ko na lang nung time na yun is before kasi di ba may ASAP and then may ASAP Fanatic. So yun lang yung show ko before B. Sobrang lit na ng TF ko. Once a week lang ako nakikita at nagtatrabaho. Sobrang nakaka-frustrate kasi nakikita mo yung dating love team mo na ang ganda ng career. Tapos ikaw parang syempre feeling mo na walang plano sa'yo. Parang ano yung gagawin ko to reinvent myself. And then, yun yung time na na-realize ko na ba't hindi ko balikan yung first love ko, which is dancing. Sineryoso ko yung pagsasayaw. As in, yun yung time na parang ang gusto ko, ang motivation ko, gusto ko, pag sumayaw ako, mas magaling ako sa mga dancers ko. Nung sumayaw ako every Sunday sa ASA, dun ko in-establish yung John Prats as a dancer. And then, one day, tumawag si Direk Loren. Sabi niya, gusto mo ba mag-audition for Pinoy Big Brother?
Eh, fan ako nung one, season one. Sige, audition ako. So nag-audition ako sa Celebrity Edition. Doon na tayo nagkasama, B. Doon na nabuo ang dance floor Dynamite na title. Kasi Pinoy Big Brother ang nagbigay sa akin ng title na yun. So parang after Pinoy Big Brother, doon ako nagkaroon ng parang second chance sa career ko. Tapos yun, kinuha na ako sa Bituing Walang Ningning. Tapos nagkaroon ako ng Manaipo, na movie. So nagsunod-sunod ulit yung projects ko hanggang Banana Sunday. Yun yung parang feeling ko na naging blessed ako kasi hindi ako nawala. Until nung nagkaroon na ako ng family, ano, buntis na si Liv nung time na yun, na-realize namin ni Liv na parang hindi naman enough yung twice a week taping para ma-sustain mo yung, kumbaga, mabigay mo yung needs ng family mo. And then, I was about to transfer. Tapos, the next day, Tita Cory found out, pinigilan niya ako nung nalaman niya. Siyempre ako, nung nalaman ko pinigilan ako, sabi ko, sige, I'll stay. Siyempre gusto mo yun eh, di ba? Parang tahanan mo yan for so many years. Yun ang binigay sa akin, Probinsyano. Sobra yung journey na natutunan ko sa buhay na parang you just have to trust God and, you know, just do your best na hindi mo alam minsan kung saan ka nililid. Di ba? Yung parang akala mo dito pero hindi dyan, dito ka. Sobra lang akong fascinated kasi binigyan mo kami ng lahat ng parang zoom out ng buong career mo. Ang galing how you just went with the flow. You're a good soldier. Kung saan ka kailangan, you showed up. Pero talagang binigay mo. Binigay mo yung kaya mo. Binigay mo yung best mo. That's why 30 years in the industry. Yeah. And kasi natutunan ko yan, B, yung sinabi sa akin ni Roderick Paulate. Flashback lang ako ng konti. Ang di ko makakalimutan na sinabi ni Roderick Paulate, ang pag-aartista is hindi pasikatan, patagalan. So, nung pumasok sa utak ko yun at inabsorb ko yun, sabi ko, yung pag-aartista kasi parang passion mo yan. Eh. Di ba? Parang calling yan. Eh. Hindi lahat nabibigyan ng opportunity na mapunta sa sitwasyon na to. Marami nabibigyan ng opportunity pero hindi nagtatagal. Ibig sabihin, hindi talaga para sa kanila. Natutunan ko sa industry, you really have to reinvent yourself. Kasi hindi pwedeng teeny bopper ka habang buhay. Stage lang yan. After nun, ano yung gusto mong gawin? Ano ka dapat? Feeling ko kung may i-advise ako sa mga tao, huwag kayo mag-settle kung ano yung meron. You just have to think kung ano pa yung pwede mong gawin at kung ano pa yung growth na pwede mong ma-achieve. Dun ka. Yeah. Ganda. I love that. Okay. I did want you to share this kasi isa sa favorite stories ko is nung kinausap ka ni Direk Loren at tinanong niya kung gusto mong mag-direct. Anong year yon? Kasi diba, I was doing Banana Sunday lang. Parang hindi siya enough. Siyempre, na-hurt ako ng time na yun. Parang pwede naman ba? Pwede ba mag-teleserye? Because I know I can act. I'm not asking for a lead role. Kasi parang sa akin, kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng gagawin. Hindi pwedeng ito lang yung gagawin ko. Kasi I know I can do more. Yun yung in-offer sa akin ni Direk Loren nung time na yun. Nung I was asking for a teleserye. Sabi niya, gusto mo ba mag-direct? Na-offend ako. Kasi feeling ko that time, talaga Direk Loren, yun yung tingin mo sa akin. You don't wanna see me on cam. Parang you want me behind camera. Parang wala na ba akong career. So, tinurn down ko yun. Fast forward, I was doing Probinsyano. I think I was on my third year sa Probinsyano or second year. Lumapit lang ako sa kanya. Sabi ko, Direk, can I try directing? Tapos sabi niya, sige, sure ka. O sige, meeting tayo next week. The next week nun, si Sir Riley kasama ko and si Direk Loren. Sabi niya, o sige na, papasukin muna si Prati kay John Mall. So many times that I wanna give up because especially here in Probinsyano. Kasi hindi madali mag-direct ng Probinsyano because the standard, it's beyond teleserye. Yung mga times na, Lord, ayoko na, para dito ba talaga ako? Gaganyan ka na lang. Tapos mapakitaan ka niya mamaya ng episode mo na 350,000 views. Tapos ma-realize mo na parang, sinagot mo ba ako na wag ka magtanong para dito ka talaga? Sabi ko, lahat na nangyayari sa akin ngayon, sobrang blessed ako kasi ang dami ko natutunan. Yeah. Never-ending growth, never-ending reinvention talaga. So proud of you, Prati. Direk, Prati. Okay, we'll end this lang with a few quick questions. What is one thing you feel you did right in your journey? Siguro yung pinakatamang ginawa ko, B, is yung nagtiwala ako sa proseso. Nasabi nga nila, pag may binato sa'yo opportunity, just grab it. At nung ginrab ko yung opportunity na yun,
binigay ko yung 100% to. Wala akong hesitations. Sa kabila naman nun, what is one thing you feel you could have improved on or done better in your journey? When I was doing GMik, sana hindi ko nilaro, sana sineryoso ko. Kasi nung bata ako talagang parang feeling mo, pagka sikat na artista ka, may license ka to be late, may license ka to be ganyan. Kasi ngayon, never ko na siyang ginawa after nung realization ko na you really have to be really professional. Mm-mm. You have to show up on time. That's because yun ang respeto mo sa trabaho mo at respeto mo sa mga katrabaho mo. Eto naman, fill in the blanks. Please say, for me, trusting the process means that. For me, trusting the process means success. Walang shortcut eh. As in, kaya kong sabihin na lahat ng nangyari sa career ko at kung nasaan ako ngayon, pinaghirapan ko at hindi naging madali. What is one advice you wish you knew early on sa career mo na gusto mo i-share sa mga nagsisimula pa lang sa career nila ngayon? Nung sinabi sa akin ni Direk Loren na kung gusto kong mag-direct the first time, sana nag-yes na ako. Kasi sobrang saya niya. Siguro yun yung mabibigay kong advice na kung may darating na opportunity sa'yo, grab it, try it. Ang only failure is pag hindi mo sinubukan. Sobrang okay. Alam mo, talagang natutuwa ako. Sobra akong proud listening to your whole journey kasi parang ang nakuha ko sa'yo. Kasi the way you talk about yung ups and downs ng career mo. Kasi madami, di ba? Pag ganun-ganun talaga yon. You're so at peace talking about it kasi nga, sa bawat chance na binigay sa'yo, you gave it your all. And kung hindi man siya nag-work, okay lang kasi alam mong trinay mo. Kaya pala, kaya ka pala sobrang at peace looking back at everything. And super deserve lahat ng blessings. Congratulations on Ang Probinsyano. And thank you, I'm Bea. So excited na matapos ang bubble niyo para ma-reunite ka sa family mo. Thank you, Prati! Thank you, Bea. Thank you.